yung pag-unfollow po ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Ganun din kay Jillian. At syempre, napasama po sina Julia Barreto at Liza Soberano. Ang kapatid po niyang si Kay na isang nurse na nagtatrabaho sa ibang bansa, meron po siyang post na napatungkol kay Daniel. We know what you did last summer. At ang driver po natin sa biyaheng ito, walang iba kundi ang komedyanteng si Super Tekla. Okay. Nako, kumusta na po ang mga pinakamamahal naming kachika? Siyempre po, may kasabihan tayo. Ang tao'y inaantok, ang hayop ay inaantok, pero ang mga balita, walang pagkaantok, buhay na buhay. Tulad din po dito sa mundong aming ginagalawan. Tama, Romel Chika? Tama, kaya walang tulugan. Yo! Nako, ano isa dapat yan eh. Ano kaya masasabi ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot? Siyempre, pag walang tulugang gising na gising kayo sa aming mga showbiz intriga at mga opinion. Dito sa? Dito sa showbiz industry. Ay, yun na. At totoo naman po yan, mga kachika, kayo na ang nagsasabi. Kami po ang pansamantalang nagbibigay sa inyo ng kaligayahan habang kayo ay nalulungkot. Hindi rin kayo inaantok dahil sa pagtutok. Maraming salamat po sa malapitan at malayuan yung pagsuporta sa ating programa na siyempre inyo at amin din. At ito po ang Showbiz Now Na! Maraming salamat. Yan, nako, tuka na po natin ang mainit na isyong talaga namang pinagpipistahan ng publiko ngayon. Ito po yung tungkol sa mga unfollow na ito. Bakit nga ba pag in-unfollow, may kahulugan kagad? Ewan ko ba na yung naging barometro na ito ng may something na nagaganap sa mga relasyon at sa kung saanik-anik pa. Basta in-unfollow mo, may masasabi na kagad sila. May ibig sabihin. Correct. At ang tunay na paksa po na talaga namang pinagkakaguluhan ngayon, yung pag-unfollow po ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Ganun din kay Jillian, ano, yung nasangkot na young actress sa kanilang relasyon. Umami naman na wala siyang kinalaman. Pinasalamatan pa ni Catherine, pero bakit inasalo pa rin ngayon? Diba? At syempre, napasama po sina Julia Barreto at Liza Soberano. Ano sa palagay mo ang dahilan? Una muna, yung kay Daniel. Ay nako, para makamove on na talaga ang lahat-lahat. At para ito na talaga yung tuldok na huwag na kayong umasa. Ito na yun, diba, Nay? Wala na kayong aasahan kasi tinanggal ko na. Hindi ko na siya pinapan. Wala ng komunikasyon. Wala ng komunikasyon. Ayoko nang makasagap na mambalita mula sa kanya. Ayun. Tawag po ng marami dito ngayon sa nagaganap ay social cleansing. Mm. Social cleansing ito eh. Tama naman po, sabi rin ng mga doktor, tanggalin mo ang mga toxic na tao sa buhay mo. True. Na walang mabagawang mabuti sa pinapangarap mo. Sabi nga natin, mabuti na po ang iilan lamang na ating mapagkakatiwalaan kesa sa marami nga ang bilang, pero pampadagdag lang naman po sa ating listahan. Correct. Diba? At habang nakikita mo yung mga pinagdaanan mo, nagpasakit sa'yo, babalik at babalik yung sakit eh. Ikaw ba naniniwala itong mga in-unfollow ni Catherine Bernardo eh merong kinalaman sa paghihiwalay nila ni Daniel Padilla? Oo, oh, siyempre pag sinabi mo kasi unfollow, parang tinigil nyo na yung friendship nyo. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Kaya siguro itong mga nalaman siguro ni Catherine na yun. Siguro mo eh. Oh. Ayaw ni Direk Jete, binilang namin eh. Hindi, pag sinabi ang palo, talagang tigil na yung friendship niyong dalawa. Wala na. Wala na communication. At saka pati naman siguro kay Daniel, no? Dito kasi lahat ito, siguro na... Marahil? Oo. Lahat ko, lahat ito, mga kaibigan ni Daniel, mga close kay Daniel, kinalaman. May kinalaman kay Daniel, kaya damay sila sa pag-aantalo ni Catherine. Ayun. Ang sabi, si Julia Barreto raw ay best friend ni Maggie na kapatid ni Daniel sa ina. Diba? Tapos, ito naman daw si Liza Soberano, talaga namang hindi ipinafollow talaga si Catherine. Kaya bakit ka nga naman magpapafollow pa sa ayaw naman pala sa'yo? Yun na nga, at nakakapagtaka, bakit kinakailang idikit ang mga pangalaman
pangalang ito kay Catherine dahil ba sa mainit si Catherine? Ano ba to? Sausawan ba to? Ay, ayan na. Sakayan ba ito? Ay, ayan na. Diba? At marami pa pong iba pang personalidad na in-unfollow si Catherine Bernardo, nagkataon lamang po na ito ang mga lumutan. Mm-hmm. Pero mas napakarami yung mga iniwan niya na pina-follow siya at pina-follow din niya. Totoo. Diba? Correct. Eto pa, may isang issue pa po ngayon na pinagpipistahan. Ang kapatid po niyang si Kay na isang nurse na nagtatrabaho sa ibang bansa, siguro'y lukso ng dugo. Mm-mm. Kapatid niya si Catherine, hindi siya po pwedeng habang panahon na manahimik na lamang sa kanyang mga nababasa, naririnig at nalalaman. At observation sa mga kapatid niya. Meron po siyang post na parang ina-assume ng ating mga kababayan na patungkol kay Daniel. Ito po ay yung sinabi niyang, meron siyang sinabi doon na yung hango sa pelikulang matagal nang ipinalabas di ba? Ay. Oo. Ano ang title? Ano ang sabi? Summer ba yan? We know what you did. Last summer. We know what you did last summer. Alam daw nila kung ano ang naganap. At doon po sa kanyang post na yan, cryptic po ito. Ipagpalagay na, sige, sakyan na natin. Sakyan natin. Na kunwari nga ay si Daniel yung pinatutungkulan ni Kay. Mm. Meron siya dong time frame na sinabi, 2017 to 2023. Pero ang alam daw nilang unang-una ay 2014. Hala, mas maaga. So ang aga naman pala noon, 3 taon pa lang ang relasyon, meron na kagad kaliwaan. Alam mo, yun ang nakakaloka. Mm-hmm. Babasahin mo, read between the line, makikita mo yung mga pinagdaraanan ni Catherine. We know what you did last summer. Okay, so ito yung sinabi ng kaibigan ni Catherine, minsang nagawa, paulit-ulit pa rin magagawa at sumang-ayon si Catherine sa opinion na yon, di ba? Mm-hmm. Parang nakakalungkot naman. Pero baka siguro taon pa lang pala yung relasyon may mga ganyan na. O hindi kaya yung sinasabi niya na time frame na yan. Mm. Kasama doon ang anak ng isang ano? Ang politiko na kapitbahay nila. Sino? Yung anak ni sinasabi mo. Kasi may time frame si Athena. Si Athena. Baka kasama doon. Ito, ilalabas ko si Athena sa usapin kasi lumaki sila ng sabay. Si Athena po ay anak ni dating Mayor Herbert Bautista at ng kaibigan nating si Mayora Tatis Gana. Ilalabas natin, pinagselosan siya ng mga Katniel fans. Pero walang kinalaman dahil magkaibigan lang sila at lumaki ng magkasabay. Family friend sila. Pero yung 2017 to 2023 na sinasabi ni Kay, dun talaga umiikot. At ang sabi ng iba, si Julia Barreto daw kasi yung dinalaw minsan isang panahon ni Daniel Padilla sa taping ng kanyang serye. At doon yung ano, hindi lang kinagat yun eh, no? Hindi kinagat kasi nga binubuo nila at nilalakas yung Katniel. Pero sentro. Pero yan, lumalabas na talaga yung 2014 hanggang 2023. Tapos sa pagitan na yan, maraming naganap. Doon yon. At hindi na nga po makapag-isip ng iba ngayon ng ating mga kababayan, kahit kami ang una naming naisip, ay patungkol kay Daniel itong cryptic post. Correct. Na ito, hindi maikakaila, di ba? At saka yung Kay na atin niya, lagi nagpaano ng ano yung cryptic yun eh. Masasabi natin na patungkol talaga sa pinagdadaanan ngayon ni ng kanyang kapatid. Oh. At alam mo ba na naging estudyante ng SNNR na si Lulu Malig ng San Francisco, si Kay. At ang isa pang sister ni Catherine. Small world? Oo. Kaya hindi po natin talaga maialis sa mga magkakadugo yung pagtatanggol kapag ka naiipit at nalalagay sa alanganin ang kanilang mahal sa buhay. Correct. Katulad yan, we know what you did last summer. Eh kanino nga ba yun patutungkulan? 2017 to 2023 at ang una 2014. Ibig sabihin, ito ay pinagsama-samang mga taon ng buhay ng Katniel na kailangan niyang ilatag para malaman ng mga kababayan natin kung saan ito nagsimula at saan nagtapos. Correct. At dito natin may isip na ngayon na ilang beses na pa lang may nangyayaring ganyan. Paulit-ulit. At natatawag pa pa rin pala natin na martir pala ito si Catherine Bernardo bilang mahal. Sobra na. Ay, bilhin mo, 12 years. So, tanggap niya ang lahat ng mga ginawa ni Daniel. Tinanggap niya talaga, di ba? Kaya, yung pagkaan na follow po niya, maiintindihan po natin. Siguro, accomplice dun sa, kumbaga sa krimen, di ba? Pagka iniimbestigahan, sino-sino ang sangkot dito, may tinatawag tayong main. Mm-hmm. Meron yung accomplice to the crime. Yung diba? Accessories. Accessory to the crime. Iniimbestigahan din yon. Mm-hmm. So, kapag pinag
tipon-tipon mo yon, meron ka talaga i-unfollow para wala nang connection pa sa buhay mo ngayon. Tama. Diba? Oo. Diyos ko. Kasi pag nakikita mo yan, ay, ito, pa-connection. Tanggalin na yan, tanggalin. Pero bakit, di ba si Jillian, sinabi na niya wala siyang kinalaman. Nung una pa yun. At tinanggap ni Catherine. Correct. Siguro may lalaman si Catherine na nagsinungaling siya. Maaari. O kaya naman, isinama na lang din para madami nga yung in-unfollow. At saka, di ba, headline ng mga pahayagan ngayon, Daniel Padilla at Jillian Vicencio, confirm. Yun ang nakalagay, di ba? Baka siguro may mga bagong natanggap si Captain siguro ng mga ano. Malamang. Siguro nga. Siguro. Malamang. Tiyak. 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 Baka may bago siya natanggap ng mga balita at mga chismis yung bubulong sa kanya. Kaya napasama sa pag-unfollow itong mga babaeng ito. Ikaw, tatanungin namin ni Romel at ng ating mga kapwa SNNers, kung may i-unfollow ka sa buhay mo, pwede mo bang sabihin? Ay, ako hindi ako nag-unfollow ng tao at hindi ako yung tawag mo dun sa Facebook nung nag-unfriend at saka nagbablock. Kasi hinayaan ko sila makita ang aking mga post para lalo sila mainggit. Ay! Nang iinggit. Ikaw. Ako wala akong ano na eh. Ayoko kung ayaw nila sa akin. Wala. Kung ano yun nandun sa Facebook ko, sa social media, yun na yun. Kung ano man marinig ko, kung sino man yung makapakita negatibo sa akin, dead man. Tama. Correct. Yan. Diba? Sabi mo nga sa vlog mo, bawal ang dead bang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Oh. Ako naman po, hindi rin nag-unfollow. Hindi rin po ako nagbablock. Kasi E52 po yung telepono ko. Kasi wala. May pumutok, may pasabog. E52 po. Kaya wala po akong i-unfollow. At wala rin akong ipa-follow. Kasi Diyos ko naman, E52, saan ka naman kukuha doon? Pero marami kang ano ha, Facebook. Book account. Pero hindi akin yun. Mga posters lamang po yun. Tanungin nyo po kung ano birthday ko. Iba-iba ang sasabihin nila. Dahil hindi naman po talaga ako yun. Sa mga kaklase ko noong elementarya, high school at kolehiyo na nagsasabing baka nagbago na ako dahil ako daw ay... Hindi ka sumasagot. Hindi po ako yun. May pasintabi na po ako matagal na panahon na hindi po ako talaga sumasagot dahil wala akong sasagutin. Wala po akong anumang social media account. Pero last year, pinatay ka nila. Ay, oo. Ilang beses na ba akong pinapatay? Diba? Diba? At tama ang birthday. Kakilala ang gumawa noon, diba? At habang tayo'y pinapatay, lalong humahaba ang ating buhay. Diba? Wala po sa ating mga kamay ang pagpatay ng ating kapwa. Maling-mali po yun dahil baka tayo gabaan. Baka bumalik po sa atin yung suntok ng kapalaran, hagupit ng kapalaran at tayo ang tamaan. Correct. Nasa Diyos lamang po yan. Okay, balik na tayo dito. So, si Catherine Bernardo pala, kung ilalarawan mo talaga bilang isang mangingibig, martyr. Oo. Kaya nakikita natin pinaghuhugutan niya na talagang tama yung mga sinasabi na tama yan, mabuti nagising ka na. At saka yung cleansing na tinatawag kahit sa katawan natin, kailangan natin ng cleansing para makapag-move on tayo. Huwag po nating pansinin yung mga taong toxic kasi yan po ang pumipigil sa ating kaligayahan at sa ating mga pangarap. Ayun na. Yun, di ba? Ikaw ba nakaisip ka ba na kahit isang kanta lang nasusuwak talaga sa pag-unfollow ni Catherine Bernardo sa mga taong walang magagawang maganda sa kanyang buhay? Meron ba? Oh, mayroon. May ano? Ano? Siguro naman meron. Marahil meron. Siyak meron. Maaari. Oo. Kakantahan ko sila ng I'm strong, I'm sure. Just a little me. Just a woman in love. Just a woman in love. Ay, nako, igalang mo si Anne Murray. Kung pinaghirapan niya ang kanyang karera sa mundo ng musika ng ilampung dekada. Just another woman in love. A kid out of school. A fire out of control. Just another fool. You touch me and I'm weak. I'm a fire in the weather. In the weather. I'm a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again with you. I'm just another woman in love. Just another woman in love. Ituro.
E ano natin, itama natin. Just another woman in love. A kid out of school. A fight out of control. Just another fool. You touch me and I'm weak. I'm feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman. Just another woman in love. Yun yun, tama na. Nangalik si Anne Moraine. Diba? Ay, alam mo, Anne Curtis ang ginawa mo, hindi Anne Moraine. Tagumpay si Anne Curtis sa kanyang pasintunadong pag-awit. Tinanggap siya ng tao. Oh, eto na po ang pinakahihintay nyo. Kaya naman, Romel. Tara na! Sakay na! Now na! Ang ating biyahe. Uunahin na po namin ang paggagawad ng parangal sa mga SNNers na talaga naman pong nagbigay ng panahon, ng oras, paulit-ulit. Makuha lamang po ang mga tamang sagot sa ating mga blind items na pasahero. Apat po ang nagtagumpay sa episode natin nung nakaraan. Yung tatlo, talagang hindi nila ipinaagaw ang corona. Ay, sila-sila pa rin. Wating-wating ng UK, Ching Bautista Silverio ng Pilipinas, at ang kinatawan po ng Qatar, sino? Iram Lia. May nadagdag pong isang male SNNer. Ang ating ninong, Tito Manny Garcia. Wow! Yes! Nagpakabog! Ay nako! Pinakita ko nga kay Direct Jet kung paano silang sumagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salamat po ng marami sa inyong ika nga Suporta. Ano, hindi lang eh. Hindi lang basta suporta. Yun eh, no? Pagsisikap. Importansya sa aming mga blind eyes. Okay. At ang driver po natin sa biyahing ito, walang iba kundi ang medyanteng seat super Tekla. Ay. Sino ang konduktor natin? Siyempre, isa siyang dating matine idol, si Anjo Eliana. Ano kaya ang iisipin ng mga SNNers? Ang layo eh, ng comparison. Oo, super Tekla here. And Anjo Eliana here. Pag pinag-swap mo, parehong komedyante. Ay, oo. Pasok sila doon. Tingnan natin kung yun ang dahilan. Mm-hmm. Diba? Unang pasaherong isasakay ni Baricutot sa biyahing ito. Isang action star. Premiado? O, premiado siya at award-winning actor ito. Premiado nga. Siguro. Veterano? O, veteranong actor siya. Okay, ang susunod mo? Ang susunod natin ay talaga nga namang mainit na mainit pa rin hanggang ngayon. Sa kabila ng kanyang posisyon na natapos. At ito, nag-aartista na naman. Ayan, hanggang doon lang muna. Ang ibibigay ko naman po, susunod na pasahero, sumikat po siya ng higit pa sa kanyang pinangarap. Super idolo ng ating mga kababayan. Mamaya yan. Okay, susunod. Komedyante din ito. Ay. Pero kakaiba siya. Kasi iba ang ano niya, yung gender niya. Okay. Ang susunod, ako sa'yo napunta. Ang susunod ay talaga namang karespe-respeto. Yun yan. Sabi ko naman, mag-ingat ka, di ba? Karespe-respeto at lagi natin siyang napapanood at napapakinggan. Okay, hanggang doon lang muna. Kasi bumaba pa yun, baka, naku. Oo, yun na. O, iikot po kami ng isa pa, pero yung pag-ikot mamaya, yun yung talagang tumbok. Okay, para doon sa unang pasahero mo. Ay, isa siyang action star na talagang kinagigiliwan siya noon. At mayroon siyang naging karelasyon na wala ngayon dito sa Pilipinas. Okay. Pero marami siyang nakarelasyon, ha? Oo. Yung susunod mo. Ang susunod ay dating politiko. Okay. Oh. Mm-hmm. Na talaga namang love ng masa. Okay. Yeah. Oo. Pero mamaya pahabain natin. Oo, pahabain natin. Pero pakikinggan nyo, papunta po tayo lahat sa ating mga clues. Natutumbok po natin ang ating mga bita. At yung ikatlo naman po, na aking pinasakay dal para ng para kasing wala na nagpapasakay sa kanya ngayon. Dati-dati, kahit hindi siya pumapara ng bus, may nakalaan na upuan sa kanya. What? Pero alam mo naman, kapag ka medyo lumamlam na ang ilaw ng iyong karera, parang lalampas-lampasan ka na lang. Hindi ka na sinasama. Ay, ganun. Anong hindi ka na? Siyang hindi na isinasama. Hindi na siya isinasama. Oo, lalampas-lampasan ka lang. Ba't ako sasama sa kanya? Ano? Para malubog din. Okay, di ba? Yung sa'yo na. Ay, iyo pala yan. Oo. Isa siyang, sinabi ko na kanina na isa siyang kumedyante at iba ang gender niya. Mm-hmm. Ito siya,
mahilig siya maging mag-imitation o mag-ano. Meron siyang ginagaya. Oo, ginagaya na. Sikat na sikat na artista. Oo, na talagang kumikinang ang bituin sa langit. Okay, nag-iisa sabi nila. Oh. Yung sa'yo. Ay, yung kaninang sinabi mo, eto, naging karelasyon ngayon eh. Ay! Diba? Hindi kaya nakahawahan? Malamang. Naku, ano ba yan? Eto na po tayo, mga ka-SNNers. Ihanda na po ang inyong mga ballpen at papel. Ito po yung babalik-balikan nyo na ganyan, oh. Yung mga clue na nasusundan nyo tuloy. Okay. Mm. Bakit siya magagalit? Itutuo naman na nangyari yan. Oh, eh, di talagang ganun eh. Tandaan mo, public figure sila. Ayo, at tama. Kapag pinasok mo ang mundong ito, binibigyan mo ng karapatan ang marami, kundi man ang lahat, na pasukin ang privado mong buhay. Ay, yun yun. Dahil kung ayaw ninyo, lumabas kayo. Yun tama, lang. Tama. Okay, unang pasahero mo. Ay, ang una kong pasahero. Ano na to? Tumbukan na to, ha? Tumbukan na to, oo. Ah, nakikita siya noon na maraming siyang pelikula at siya lang ang bida na itong huli ay naging kontrabida sa isang action star. Ay, ganon. Oo, naging kontrabida. Iwan ko kung bakit pumayag siya na maging kontrabida dun sa isang action star. Bakit mo nasabi na kasama siya sa biyahe na ito na si Super Tekla ang driver tapos si Anjo Iliana? Kasi, ang iniisip ko, kaya siguro tinanggap niya ang pagiging kontrabida doon sa action star. Para? Kasi, may ipangtaya may, siya? Oo, mayroon siya sigurong para mayroon siyang puhunan. Okay. Yung ikalawa, matindi to. Naku, etong matindi. Ito na talagang usap-usapan naman ito. Hindi ito may ikakaila. Kasi dati talaga to, dumating sa puntong ito, kung pupunta siya sa isang lugar na kanyang pinupuntahan, kumpleto ang kanyang mga gamit. Kalahado. Kalahado. Mapera. May sasakyan. May sasakyan. Pero pagkatapos ng maghapon, magdamag, pagpauwi na, ano nagaganap? Nakuday. Nakataksi ng pauwi. Ay. Yung mga suot-suot niya, ultimul mga suot-suot niya, mga maliit sa wallet niya, lahat wala na. Wala pati sasakyan. Pati sasakyan, kaya siya nagtataksi na lang pauwi. Na iyon lana Plangak. Sa kasino. True. Paano ang sanlaan ng mga gamit sa kasino? Hindi, kasi ganito yun. Dating ko sa kasino, ang otorisadong magkwento. Kasi ganito okay. Yun. Pagka medyo talo ka na, kasi malakas kasi ang ano doon sa table eh. Uh-oh. Pag sa table. Kasi pagka yung sa, big table. Oo, yung big table o yung mga ano. Pagka talo ka na kasi, mayroon lumalapit sa'yo. Ay, may bulong. May bulong. Ay, bulong. Tingin mo. Kurita. Kurita ang tawag nyo sa ganun. Ayan na bubulungan. Si Kurita. Bubulungan ka, sir. Baka gusto mo makabawi. Yun. Ganon. Mag-ano ka sa amin. Kumuha ka sa amin. Ganon. Sana dumating din si Lolita. Tabihan si Kurita. Anong kakantay? Anong kakantay ng nana? Masdan mo ang kapaligiran. Masdan mo ang mga bata. Diba? Yung bubulungan ka. Sabihin siya, sir, baka gusto mo makabawi. Magkano ba kailangan mo? Magkano ba kailangan mo? Siyempre, ikaw naman. Ano ka naman? Gusto ko. Siyempre, gusto mo mabawi. May talo ka kasi, kaya maiisip ka. Mainit ang ulo ng talo. Pero ang inaano doon, pag umiram ka ng 100,000, may 2% yun. 2%? 2% yun, ha? Para dun sa ano. Mm. Pero pagkadating sa runner, 3% yun. Kasi may komisyon. So, may kachi na lang ang shoes, parang katulad ikaw ang financer. Huwag mo naman akong financer. Mas gusto kong ako nangungutang. Kasi wala naman sa pagkatao na ako ang financer. Siya na lang. Kunwari ikaw ang financer, di ba? Ako ang runner. Hindi bubulong. Ma'am, gusto mo makabawi. Pwede ka kumuha. So ako'y nangangailangan. Ay, nangangailangan. Ako yun. Ikaw mamumutang eh. Sabi mo. Sige, sabi mo nga doon sa amo mo. Bigyan ako ng 300,000. Oo, mga ganon. Sige. Ma'am, 3% yun, di ba? Tapos may kailangang sanla. Hindi, pagka ano, pwede i-ano yung mga ORCR, ng mga sasakyan. Oo, yung susi. Mga susi, yung gano'n. Bakit huhubaran pati alahas? Pag lulong na talaga, pag malalim na. Ay, siyempre, pag lalo na kung nakautang ka na, di ba? Naubos yun. Di ba sa tawagin,
ay pag-uutang ka ulit. Oo, siyempre tatanggal. Kasi mainit ang ulo ng mga gusto mong makabawi. Kapag gusto mong makabawi, siyempre tatanggalin mo yung mga rimo mo doon, lalo na kung mga Rolex yan. Oh, Gerard Perego. Ay, oo. Tapos may mga toto na golden, di malaki ang ano yan. Oo. Malaki. Ikaw wala ka naman ganyan, di ba? Oo, wala. Kaya wala tayo. Naubos na. Wala. Oh, so, pati mga sing-sing. Mga sing-sing, o kung anong mga suot-suot mo dan, talagang... Eh, ba't ibinibenta rin yung mga ganon? May kakilala kami nakakabili ng murang alahas sa kasino. Bakit? Kasi hindi na na... Tubos. Pag hindi na natubos, ibibenta na yun ng ano. Subasta. Oo. So, palagay ko yun ang binabantayan mo. Eh, maraming nga doon nagbibenta, lalo na yung pag-ano, sabihin, oh, yung cellphone. 500 na lang, 1,000 na lang, gano'n. Ganun. So ito, itong politikong ito dati, paano natin tatawagin pinakamasaya yung programa? Kung kanya naman pala ang nangyayari. Katraging. Oh, ano ba? Baka pinasara. Baka pinasara. Diba? Yun. Oh, okay. Eto, ganito din na nangyari dito sa pasahero na pinarahan natin. Ay. Iba naman yon. Dahil kilalang-kilala nga siyang multimilyonaryo. Nagkaroon ng panahon na nagpapatalo siya ng daang milyon hanggang sa hinold siya. Ay, hinold na? Hinold siya, oh, di ba? Hindi pinaalis. Oo, hindi pinaalis siya. 3 days siyang hinold para bayaran yung parang 300 million, ano? 300 million. Ay, kaya naman pala. Super laki na pala. Antindi ng ipinatalo nito. Oh, may million, ano? Hindi ng million, billion. Oo, matindi to. Ang laki ng ipinatalo nitong taong to. Pinaghirapan niya na ilang dekada, napunta lang sa kasino. Sayang, di ba? Kaya ano eh, wala na yung bigyan natin. Yung mga ganon. Ay, wala na. Naampat yun, di ba? Ay, nakakalungkot. Okay, yun. Ay, sa'yo to. Oo. Ay, ito naman, kaiba naman ito. Ah. Hindi naman ito sa live casino. Doon naman ito sa online. Online? Doon siya na, parang, ano tawag dito, parang naguyo siya ng mga kaibigan niya. Inimbitahan siya. Ngayon, nang bandang huli, nung maguyo siya, aba, nagsusulo na siya. Ay, dumirekta. Dumirekta na sa mga online. Pero linawin natin, noon ito. Uh-oh. Ay, noon na ito. Na yung kinikita niya, kunwari, nag-show siya sa Visayas, mm-hmm, tatlong serye ng, mm-hmm, ano, shows. Kunwari, sabihin na natin, T150, di ba, 450,000 siya. Oo, naglalagari siya. Pagdating niya sa airport, hila-hila niya yung kanyang luggage, di ba? Tutuloy na siya agad sa online. Sa online. Pag-uwi niya, ubos na raw. Noon po ito. Mm-hmm. Pero nagbago na po siya. Dat nang pupuntahan. Hindi, naghinto na po siya talaga. Hininto na po niya yung bisyo na walang nagawang maganda sa buhay niya talaga. Yes. Kaya ngayon, masaya na siya. Ano ba sa English yung masaya? Happy. Ano pa? Happiness. Ano pa? Happiness at saka enjoy. Enjoy na masaya. Gay. Diba? Ay, oh. Alam mo, ikaw ang nagbigay niya tapos hindi mo mailarawan. Ano ba? Siguro. Okay, yun sa'yo na. Nako, eto siya, eto naman. Nung sinasabi kong babaeng ito, nako, nag-incognito ito. Oo, nagpapanggap. Nagpapanggap. Kaya, bakit ka nagpapanggap? Kasi mismo, siguro naiisip niya na hindi dapat ako nakikita sa lugar na ito. Tama. Di ba, Nay? Kasi di ba, usually naman, kayo naman, di ba, pag nagpupunta kayo doon, kung ano kayo doon, kasi alam niyo sa sarili niyo na ginagawa wala tayong dapat itago. Oo, kasi libangan lang yun ang panandalian na hindi wish, bisyo. Hindi rin. So, pero may mga pagkakataon din kami nila Wendell na galit na galit kami pag olat sa olat. Pero ito, nakakaloka. Kasi marami nang nakakapansin sa kanya at nagsasabi na dapat sa estado ng kanyang career, hindi siya napupunta doon sa lugar na okay, yun. Okay, pagandahin natin ang konti. Yung posisyon na ginagampanan niya at yung profesyon kung ano siya, hindi nararapat na nandun siya. Ayun. Dahil siya ay tagapaghatid ng balita. Kesa siya ang maging balita. Oo nga naman. Diba? Yun. Nako. Mahihirapan sigurado dito ang mga SNNers dito sa dulo. Kasi wala tayong clue eh. Ay, wala. Pwede mo ba kaming bigyan ng clue dito sa panghuli, yung babae? Naku, Wendell. Ano? Sige nga. Oh. Kapalitan ko pa.
Kapalitan ko pa ng text. Kaya pero alam ito naman hinintunan niya. Ay, oh. Yun naman ang magandang balita. Huminto na siya talaga at nalaman niya na napagtanto niya na, oo nga, hindi ako nara. Pero sabi mo, lumipat lang. Hoy! Sabi mo, lumipat lang sa Okada. Sa Maharlika. Alam na this. Si isang Maharlika lang ang kilala ko, yung matapang na kababayan natin sa Amerika. Nag-grabbing mag-vlog. May Maharlika pala sa Okada. May putok. Meron pala doon. Kasi mga ganun yung mga nakalagay. Pag high roller. Pag high roller. Yung mga ganyan. High limit, mga ganun. Grabe. Nilalagyan nila ng mga iba-ibang pangalan. So, nandun pa rin pala siya. Hindi pa rin pala ito nagbago. At least naka-private na siya. Hindi na siya nagandaanan. Ano yun? Siya lang nga naglalaro sa loob? O, parang may kwarto-kwarto yan. Eh. Parang may kubol-kubol. Kung sa mga mahuhula ano, ito. May kubol. Oo, nakulong na siya, may kubol na lang. Isa pang matinding clue. Hindi kami papayag ni Romel. Mahihirapan ang mga SNNers pag hindi tayo nakuligyan. Naku, bahala na si Wisin ba yun? Nag-first honor si Wating Wating at saka si ano? Si Iram Lia. Si Iram Lia. Dito mga ni Garcia. Ay! Naku, malamang si Tito Bani ang Silverio. Baka siya mangunang makahulan ito. Oo nga, baka siya maging number one. Lukso ng dugo! Ay, nako. Ayan na po, ha. Talaga, nagbigay na po kami. Sana naman sa paulit-ulit nyong pagbalik-balik sa aming mga clue. Matumbok nyo kung sino-sino sila. Ayan, hihintayin po namin na inyong mga sagot. Kaya naman, tara na! Sakay na! Now na! At sino ba kasi naman ito? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Sobrang happy. Hindi. May kasamahan tayo ng gagaya. Kung ano gawin natin. Ay. Mga ganun siya. Kasi hindi niya alam kung ano action ang gagawin niya. Basta, wala po akong sasabihin, blind item natin yan. Asa gawing kaliwa ko. Okay, maraming salamat sa matindi at walang kwestiyong suporta. Boise Caragay. Marichu Fermacion Espiritu. Tita Julie Paras. Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan, China. And Mama Noemi. Tito Abel and Tita Nene Olanday. Frenny and Lara Mi Abrigo. Ediletada, huwag kayong aano-ano dyan. Dribble and Mama Lota. Shoni Sebastian. Dan Clavesillas and Mama Sel. James Vincent Navarrete and Mama Dang na mahal natin. Direct Franny Zamora. Congratulations pa rin. John and Ching Bautista Silverio, inaasahan namin ang mga sagot nyo. Mama Ana Laguno and Teacher NL. Maraming salamat. Of course, mahigpit na yakap. Ganun din kina Randy Balaguer, Mark Valencia, at Mama Lydia. Naku, mag-iingat po kayo palagi. Ninang Tita Flory Estrada. Tita Flory, salamat po. Ninang Lip-Lip Kukabo. At ang Reynang Rampadora ng Sydney, Miss Catherine Amo. Ninang Catherine Amos, Tito Jerry, and Kenzo Bongbong. At ito, hindi mo dapat kalimutan dahil magkikita kayo sa Soler. Okay. At ang damos, Ninang of all time, the generous woman, Dunya Lily Chua. Ninang. Ninang. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Talagang kulang po ang mga salita para ilatag namin ang pasasalamat. Ano ba? Sino ba yan? Naku, eto na nga ang ating blind item for today's video. Oh. Ang bibida rito ay isang gwapong lalaki. Male personality. Male personality. Naku, talagang... Kilala. Eto na siya, ang sister rito. Nung dati nagsisimula ito, syempre, mga artista dumadaan talaga sa mga sinasama sa mga probinsya, mga provincial shows. Oo. Na ito talaga, pag dinala mo ito dati, talagang sigawan talaga kasi kinikilig ang mga fans. Corrected by. Eto, syempre, hindi ka naman makakapunta ng probinsya kung walang magmi-middleman sa'yo. Meron syempre yung show promoter. Correct. Eto na, kinuha siya ng isang kaibigan na kakilala natin, mga ganyan. Syempre, nagdadala ng mga artista. Kaliga natin. Kaliga natin, nagdadala ng mga artista.
basta sa probinsya. Ito na, siya coordinator. Siyang maghahatid. Ito, ganito, ganito ang presyo niyan. Ganito, ganito. Ito na. Dinala siya sa isang probinsya. Naman talaga namang probinsya. Ito ay madalas magpa-show. Okay. In fairness, talagang magandaw ang bayaran doon. Anong nangyari? Ito na. Pinakilala. Siyempre, pag dadalig ka sa probinsya, kung sino ang sponsor ng programang yon, yun, ipapakilala ka muna doon. Yung tinatawag na courtesy call. Ay, ganun. Ito na, pinakilala. Ito yan. Tapos, ang show, nabayaran, ganyan. Ito na, mamukat-mukat. Doy, tapos na, tapos kunyari, piyesta doon, tapos na, walang okasyon. Pero nabalitaan ng promoter na nagdala sa kanya, nandoon mabalik siya. Mabalik-balik? Ay, ganun? Oh, nagulat ngayon yung nagdala sa kanya at nagpakilala. Direkta? Direct. Para talagang, ano to? Walang okasyon. Pero nandoon siya. So may binalik-balikan. May binalik-balikan kasi ang balita, malakas daw mag-give love on Christmas Day. Ay, yung nakilala yung doon. Nakilala, yung promote, yung naggawa ng show. Nakute ka muna. Oo. Yung producer ng show. Kaya ngayon, itong pinagsisimulan ng mga hanas-hanas. Bakit? Nandun siya. Pag nasa si ano? Ay, nandoon. Bakit? May wala namang okasyon na. Uh-oh. Meron bang piyesta? Tapos ang piyesta. Meron sarapan. Nasarapan na. So, ganito siya nung hindi pa siya kilala. Ganyan. Nung wala pa siyang karelasyon na sikat na aktres. Wala. Nung nagkaroon na, eto na. Nung dating hindi pa siya kilala, dead man na talaga ang mga iba. Lalo nalo nagkapangalan at nadikit sa sikat na actress, super dead ma. Oh. Alam mo ngayon ko palang naiintindihan kung bakit puro siya pakabig. Mm. Kung bakit siya puro pakahig na parang manok. Mm. Nakasanayan. Ay. Kasi yung mga ganyan, di ba? Mm-hmm. Hindi marunong mag-share. Gusto lang? Hamig na namin. Nasanay. Ay, oo. Nasanay. Grabe. Lalagyan na ba natin ang ex ang pangalan niya? Maaaring ma-ex na talaga to. Oo. Kasi dun ano sa palagay mo? Tinitignan ko ngayon damit mo, wala na pala mga letra dyan. Wala eh. Na? Oo. Tinitignan ko sana, so ngayon, ex ka na. Ay, kasi wala na letra. Diba? Nakakaloka pala siya. Kaya tuloy ang iniisip ko ng mga tao, lahat ng na-link sa kanya, eh ay? Talagang mayaman din. Ay, kaya nasanay sa ganon. Oo. Ay, nako, hindi naman pala nakapanghihinayang na nagdesisyon na yung karelasyon niya na out. Oo. So, mahilig pala kumuha ng mga mayayaman na sponsor ito. Eh, di ba nga, lumalabas na yung third party, mayaman na mayaman. Ay, oh, di ba? Wala to. Oh. Ay, nako, talaga may ex na ang kanyang pangalan. Yun na talaga yon. Ay, nako, ano ba ang dapat gawin? Naku, huwag naman po kayo mag-ex, ha? Kinakailangan mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Rommel Chica Vlogs. At syempre, huwag ka rin mag-ex, ha? Like Beverly Berhel. Kailangan mag-ingat ka dyan sa Toronto, Canada. Mahal ka namin. At, syempre, hindi ex ang gagawin nyo, kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong videos na upload ng SNN. At hindi yun ex ha. Please, tulungan nyo ako sa pagsabi ng don't skip. Ganon. At ang aming, short, ang aming Showbiz Now na official, ito yung Showbiz Now na official, TikTok. Ay nako, Rommel Chica at Barikutot, maraming salamat sa inyo. Siyempre po, higit sa lahat, sa inyo na nakatunghay at kasama namin sa biyaheng ito. Sobrang mula sa pusong salamat po sa lahat ng tiwalang ibinibigay niyo po sa amin. Mag-iingat po tayo palagi at magkita-kita po tayo muli sa susunod na edisyon ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Na! I'm just a woman in love. Oh, we're just a woman in love.